May nabiso po ang mga otoridad na bagong modus naman sa pagtutulak ng droga. Iniiwan na lamang ang mga ito sa nakaparadang sasakyan. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Biyernes ng gabi ng targete ng mga operatibo ng National Bureau of Investigation at Bureau of Corrections ang kotseng ito na may police sticker pa sa harapan na nakaparada sa Ross Boulevard, Corner Quirino, Maynila. Pero abandonado na ang sasakyan. Maya-maya dumating ang K-9 units na nagkukumpirma ang may illegal na drogang nakatago sa sasakyan. Ayon sa NBI, ito na ang nauusong modus ng mga pusher para hindi madaling mabisto ang kanilang mga kontrabando. They would just park the car, give the key to the ones going to pick it up. And then, dadrive niya na yung sasakyan paalis. Pinresinta sa media ang mahigit 10 kilong illegal na droga na nagkakalaga ng humigit kumulang 60 milyong piso. Kasama sa mga pinresinta ang 12-12 ng patalim at samot-saring cellphone na nakumpiska sa New Bilibid Prison. The cellular phones will be subjected to forensic autopsy so that we would know the extent of the operation inside the Bilibid. Iniimbestigahan ng Department of Justice o DOJ ang mga impormasyong natatanggap na maaari may kontrabahang nangyari sa pagitan ng ilang inmates at ilang miyembro ng Special Action Force na tinalaga para magbantay sa Bilibid. Napalitan na raw ng bagong hanay ang SAF na nagbabantay sa maximum security compound. We would like to emphasize that we are the DOJ as well as NBI and BU Corp has a continuing effort to eliminate drug trading. We have not yet eliminated drug trading in the Philippines, especially since Bucor is were before the administration of the president, drug trading in Bucor is a recognized fact. Kasabay nito ay pinag-utos na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa Bucor na ibalik na mga high profile inmate na nakakulong sa NBI detention facility. Kasama sa kanilang drug lord na sina Peter Ko at Herbert Colango. Bernadette Reyes, GMA News.